sarap ko. Ayoko na lumod sa'yo. This coronavirus, stay away from me. Habay na habay at talagang okay na okay ang mga hirit ni funny mom K Brosas. Kaya naman road to 1 million followers na siya sa TikTok world. Aba, ibang level ka talaga, Mommy K. Patunay lang yan na ang kinagigiliwan natin si K Brosas ay marunong sumabay sa unso at latest trends. Kaya naman hindi siya nauubusan ng habay na punchline. Sabi ko, ako nga po si K Bros. Magot siya, sino yon? At kaya naman ngayon ay sineselebrate na niya ang kanyang 20 years sa showbiz. At sa loob ng dalawang dekada niyang career, minahal natin siya bilang stand-up comedian, TV host, singer, hurado sa It's Showtime at maging isang comedy actress. Pero ang pinaka-check na check sa long list ng kanyang accomplishments ay ang pagiging all-out mom sa kanyang anak na si Crystal. All-out sa suporta, all-out sa pagmamahal, kahit pa mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang anak. Paano nga ba pinatibay ng panahon ang isang K Brosas bilang isang nanay? Maging okay pa rin kaya siya sa mga ihahain kong tanong sa kanya? Alamin natin sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan kasama si K Brosas dito sa I Feel You. And we are back dito sa I Feel You. Kasama pa rin natin sa isang masaya at mapusong kwentuhan si Ate K. At tulad ng nabitin nating katanungan na parang sinagot na ng pahabiya ng very, very light ng yes. Tinanong natin is kung naghahanap ba si Crystal ng makakapartner ng kanyang mami at handa na ba siyang umibig muli. Ano ba ang kasagutan natin dito, Ate Kay? Lagi naman tayong handa. Ang problema, wali. Nga. Kasi kung may darating naman, ba't ko naman i-deprive ang sarili kong kaligayahan, te? Kung sabi ni anak ko, gumugo signal. Diyos ko, dumating na nga kami sa point. Tapos sa point, the first time na pasa ako ng dating app. Oo, tapos siya yung taga-screen ko. Pwede na to. Pero wala eh, dahil sa taglay kong kaartihan. Sabi mo, ang hirap na makahanap ng partner ngayon. Bakit ano ba yung hinahanap mo sa partner mo sa buhay kung sakaling magmamahal ka ulit? Masyado kasi mataas yung standard ko. Kasi ano naman, wala akong choice eh. Oo, kasi mayroon akong anak na pinalaki. Sabi ko, hindi pwede sa akin yung week. Kailangan yung dadalhin ako, di ba? Oh. Gusto ko naman yung paminsan. Gusto ko makarinig ng, manahimik ka nga, then run. Hmm. Hindi kasagot ako na, bakit manahimik ka, di ba? Kailangan, hirap makaharap ng mas strong sa akin kasi na-intimidate usually. Hindi usually, most of the time. Yung mga guys. Para sa iyo, ano yung biggest sacrifice ng pagiging isang single parent? Sa akin, is yung time. Kasi nag-showbiz na ako, medyo naging busy. Diba? So, first time ko nag-abroad, she was only 3 that time. Diba? Ang worry ko na, kahit 8 months na ako sa Korea, ang worry ko na, bakit yung kailangan ng anak ko, pagbalik ko, hanggang drama. Tapos, when nag-start na showbiz, tapos may mga nag-taping na ako, nandiyan na yung mga out-of-town shows, abroad. So, napakaraming oras na wala ako. Yung time talaga, yun ang pinakamatinding sacrificial masabi ko. But what are you most grateful for having Crystal in your life? Kahit na walang partner. Ayun, na marespeto, sweet na bata, very marespeto sa mga kaibigan ko, sa mga, lahat na kilala, lahat ng kaibigan ko, sila Pokey, lahat ng mga best friend. Pero para sa'yo, TK, kailan masasabi ng isang single parent na nagawa niya ng tama ang pagiging nanay niya sa kanyang anak? Wala naman perfect na relationship, mother and daughter or father and daughter, di ba? Walang perfect. Meron pa rin kayo hindi pagkakasunduan. Sa pamilya, ganun naman lagi. Pero mas more pa din yung pagkakaunawaan. So pag pinakakarinig ka na pinagmamalaki ka ng anak mo sa mga kaibigan, siguro yun na yung feeling ko, yun na yung basihan na, may nagawa talaga akong tama, ano? Kasi di ba sabi mo kanina, medyo matigas din yung ulo mo, marami kang pinagdaanan, marami kang mga naging maling decision in life. So kung ikaw na lang, tanungin ko, ano yung nagawa mong tama for Christy? Ito na siguro yun. Yung supportan siya. Itong recent, ano niya? Recent revelation. Oo. Support galore. And paglalabang ko kung ano yung karapatan nila, niya, di ba? At yun lang. Mm-hmm. Yung pinakanagawa mong tama is to love her and accept her for who she at, is. At pagbigyan kung yung talaga gusto niya. Ibigay sa kanya yun. Ayun. Kanina pa natin pinag-usapan si Crystal. Crystal, pasok. Hindi, may question siya talaga. Na-zoom meeting din, te. So, na Crystal. Yes! No, meron
talaga. Meron talaga siyang question. Crystal, pasok ka nga. What's your question? What's the legacy that you want to leave behind? What's the legacy? Ang daling nunte. Ano, I just want to be remembered na nagpagbibigay sa'yo lang sa tao. Diba? Yung pag nakita na, sige bro, nakakatawa yan. Yung masaya, makakaalala ko ng tao masaya. Nice. Okay, next, Krista. Handa ka na bang makita ako na ikasal in the next 5 years? Why not? Oo, sabi ko naman sa'yo, sino, ikasal ka sa tuod. Kung anong trip mo? Oo, basta ikaw gagastos. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Basta ikaw kumasa sa 5 years, bahala ka kasi mahirap maglaba. Tayo kasi problema sa mga bagets ngayon. Lagi kayo nakakahon sa time. Ha, within 5 years, kailangan ikasal ako. Kailangan within 2 years, meron ako sasakyan. Hindi ganun. Dapat kalma. Hindi lang to kay Crystal, ha. Nagiging general ako. Sa mga, di ba, sa mga bagets ngayon, ganun. Ah, kailangan, ano, nagmamadali. May mga lakad. If you were to advise naman mga single moms like you who are struggling, siguro sa mga panahon na to hinahanap pa nila kung nasaan sila, saan sila lulugar sa buhay ng kanilang mga anak, anong gusto mong i-advise sa kanila? Kailangan nyo talaga maging open yung communication sa anak nyo. Hindi pwede mag, anong petsa na, 2020 na. Kasi pag the more time, sobrang strict to, magkatago yung mga yan, magbabagada, magbibisyo, yun naman yun eh. So, kailangan talaga kahit minsan, alam ko minsan na, yan, please. Parang iniisip mo na mawala na yung respeto na sa'yo. Hindi naman ganun yun. Just, kailangan yung line ng communication open. Pero, andun pa rin yung respeto. Dapat lang. Yes. Thank you very much, Ate Kay. Thank you so much. Thank you, Dan. Oras sa pag-share mo ng iyong mga knowledge at mga natutunan sa buhay bilang isang single parent. And of course, to Crystal, we are celebrating the woman that she is. Mm-hmm. We are celebrating with her and also your birthday. Congratulations once again sa iyong 20 years sa thank industry. You, Tony. And maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin dahil patuloy ka namin sineselebrate as a parent and saluto kami sa tapang mo bilang isang single mom. We are celebrating you.